mga kababayan. Umpisa na po ng ritual or activities dito sa Lake Colon. Ayan, sa likod po. So, medyo madilim lang. Ayan. Ayan, may mga bonfire sa likod. Nag-uumpisa na po. Ito po ay opening statement natin. Opening statement. Mga magagandang tipoli na may mga dimples. Kahit hindi man lahat may dimples, pero sila po ay nangingiti. Kiningiti ay a way of welcoming our guests. And also, sabi dun sa awit, mayroon tayong tubig na ang pangalan ay Lake Colon. Katabi niya ang Mele Pinoy. At ito naman ang proud to be dito sa Tiboli. Ang Lake Colon. Okay, ngayong gabi, tayo ay mag-witness ng Mataw Tahu, the true dance of Tiboli by Miss. Ito po ay Mataw Tahu, the true dance of Tiboli. Balanta kita na naman! She is showing you the true dance of Tiboli. We have eight different kinds of dance. Ito ay the true dance. Tunay na saya ng tibol. Okay, meron na tayo yung masaya, pero mamaya saya diba habang nagpapahinga pa atin, nagkakamonggong para sa atin. Okay, ngayon, alam ko lahat kayo may dahilan bakit mamalit sa Lake Colon. Lahat ba may dahilan kung gusto nyo makita ang Lake Colon? Taga saan kang iba dito?
May taga-Manila ba? Okay, welcome po dito sa Tiboli, sa bayan ng Tiboli. Mayroon po tayo, sir, na ipapabagang ulit ng pagpapayaw ng Tiboli. Pero bago ang iba, gusto ko muna i-share the short story of Lake Colon. Alam niyo ba na ang Lake Colon ay may total lawak ng 5,000 under protected area? 5,000. Nasa kalagitnaan po siya ng 5,000 hectares. Protected area po. At ang lawak po ng ating Lake Colon ay 304 hectares before. Pero ngayon, meron na lang tayo 290 more or less. Malalaman nyo yan namaya kung bakit siya nag-a-adjust. At ang ating Lake Colon ay isang uri ng volcano na nag-i-erupt noong January 4, 1641. Kaya meron tayo yung Lake Colon dito sa bayan ng Tiboli. At ang Lake Colon po ay hanggang ngayon ay nananatiling mystery pa rin sa aming mga Tiboli. Dahil hindi pa rin siya masusukat hanggang ngayon. Ay hindi po siya masusukat dahil sa sobrang lalim po ng Lake Colon, the deepest, the coldest, and the darkest of water. Kaya hindi po siya namamissure hanggang ngayon. At ang volcano po na kung saan ang galing ang Lake Colon ay ang Strato-Active dormant volcano at itong Benetinoy. Kung sa inyo naman makikita nyo yan siya sa Google na Mount Parker. May story tayo mamaya kung bakit siya tinawag na Mount Parker at bakit Lake Maughan ang Colon. So, to be continued, meron tayo sayaw na sayaw Madan Coffee sa Eagle Dance of Tiboli. It relates from Lawil, a bird called Lawil, Tiboli. Dance, inagaya po yung bird na Lawil. At ang magsasayaw niya ay si Ma'am Manila ka. Sambahin ka po yan o. Malakak naman dito sa nakakasay. Happy birthday sa namin nag-interday sa bunga gabi. Are you happy? Thank you so much. Thank you so much sa lahat ng mga organizers na nandito, lahat ng susuport sa ating program. Thank you so much po sa inyong lahat. Hindi po natin magagawa ito kung hindi dahil sa inyo. At thank you so much also sa mga bangka driver na nag-sponsor para sa ating bonfire area. A bonfire kahoy. Okay, that is Eagle Dance. Lawing Dance. Alam nyo ba kung bakit Kadal Coffee? Everybody say Kadal Coffee. Kadal Coffee. Kadal Coffee. Lawil Dance. Noong unang panahon, sa barangay sa La Cafe na aming dinikirkan ngayon, doon namugad ang maraming ibot ng lawil. Kaya nga, ladies and gentlemen, pinapangalanan po ng barangay sa La Cafe ang aming barangay ngayon sa Kumbang Bayan ng Tiboli. Ayan, Libun Madal Coffee. Okay, nakikita nyo ang coffee na nag-dance, lawin na nag-dance dito sa Lake Colon. Masaya? First time? Okay lang. Thank you so much. At least nakikita ninyo na ang lawin pala ay ginagaya ng Tiboli through sa pagsasayaw. At ngayon, magpapuntinyo tayo yung bakit tinawag na Lake Parker ang Colon. Ito ay during the American time,
may dalawang Amerikano na mga dito sa Lake Colon ang nagbibisit itong totoong may Lake Colon. At that time, nagka-crush sila dito sa Lake Colon, doon sa Mount Mele Pinoy. Doon siya nag-crush, kaya tinawag siyang Mount Parker. The Parker is the pilot and yung maughan yun yung kasama niya. Kaya siya tinawag na maughan, the Lake Colon, Mount Parker is the Mele Pinoy. Tribal name of Mount Parker is the Mele Pinoy talaga. So, ang ibig sabihin po nun sa amin na kahit saan ka, kahit sa left, right, front, makikita mo sa same face lang siya. Kapag, yun ang tawag namin, Mele Pinoy. Kapag ka sa kabila, tumingin ka doon, makikita mo ganun pa rin ang mukha ng Lake Colon, ng Mele Pinoy. Kung sa inyo naman, parang same, parang nandito lang kayo sa Lake Colon, makikita niyo buo, kahit na malayo kayo dito sa Lake Colon. Kaya siya tinawag na Mele Pinoy. At ang Lake Colon natin, kaya siya tinawag na Colon, ay ang ibig sabihin naman sa mga Tiboli ay Nolo. Everybody, Nolo. Nolo. Malalim. Malalim. Okay. Yan po ang tawag namin. At maya-maya, meron tayo story about also the 15-yard trance. So nakikita ninyo kung bakit siya tinawag na Crunch Jewel of the Sun. Kasi para siyang crown, napapalibutan siya ng crown. Mamaya may story pa tayo dyan about the 15-yard trance. At ngayon, may nagsasayaw naman ng isang kind of birds na makikita natin sa along the river na nagsasayaw sa mga bato. At yun naman ang aking ipo-perform ngayong gabi. Ladies and gentlemen, let's witness the kadal patati. Okay. Yung isang ibon na tahati, mahaba yung paa niya, doon nagsasayaw sa mga kabatuhan. Yan. Patati. Okay. Our dancers tonight, she is our camping manager, no other than Ma'am Liza Kitay Caramal. Wala ba kayong kamay dyan? Ayan. Ayan yung dance na patati. Yung isang paa lang. Mahaba yung paa niyan. Okay. Ay, bakit gano'n? Bakit tayo yung awas niya? Ay, naku, ayan. Ayun. Isang fauna po na makikita dito sa Lake Colon Forest po natin. Ayan yung kanyang dance. Kaya ito. Oh, wow! Ayan na. Okay, thank you, Ma'am Liza. Next! Okay. Thank you so much. That is the Madal Batoti. Una, yung Madal Taho. The second is the Madal Coffee. The third is the Madal Batoti. Meron pa tayong lima. Excited pa ba kayo para sa lima? Yes! Okay, thank you so much. Okay, habang naghihintay tayo doon sa iba, tulad na sabi ko kanina kung bakit siya tinawag na Crown Jewel of the South dahil doon sa mga bato, bundok na napapaligid sa Lake Colon. I'm sorry, hinihingal pa ako. Okay lang, thank you so much. Before that, yung Kool-Aid Trail, inopen siya last 2018 ni ng taga-Sikyu Kule. Kaya meron tayong hunting trail
from Kule. Ayan. Sinong dumaan sa Kule kanina? Ayan, nakikita ninyo magandang view. Diba po, ma'am? Doon po sa viewing deck, ang tawag nila doon ay Nabanghagang. 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 Okay. Doon po ang meeting place ng lahat ng guardian. Doon sa nakikita ninyo, maganda talaga doon. As if nakita nyo the full view of Lake Holon. Namamangha diba tayo sa ganda ng Lake Holon? Doon po ang meeting place sa lahat ng guardians. Meron po tayong 15 guardians named after the datumuan nung inopen ang hunting trail, which is the Kule. Tapos ang original trail po natin is the Sala Cafe Trail, which is the Easy Trail. Kinaya niya na po. Okay. Ang level po ng Kule is 6 over 9. And ang Sala Cafe is 3 over 9 lang. So, the Tabulok is 9 over 9 na siya. So, doon sa mga nag-choose Kule Trail, so congratulations sa inyo. 6 over 9 ang level na inakyat ninyo. At sa mga dumaan sa Sala Cafe, congratulations din pa rin sa inyo kasi mahirap din kaya yung mga first time na umakyat sa ganitong klaseng bundok. So congratulations pa rin sa inyo. And thank you for choosing Lake Holon as your tourist spot. Thank you so much. Balik tayo doon sa mga 15 guardians. Meron tayong Kotong Busaw. Meron tayong Hulo Kubu, the Bulul Hulo Kubu, Bulul Kolon, Bulul Fet, Bulul Bulaw, and the Bulul Mele Bingway, Bulul Kiasal, and also the Bulul Lagi. Yung Bulul Slagi po ay siya yung tumatayong drummer. Siya yung nagtugtog kapag sila ay mayroong meeting doon sa Nabanghagang. Hindi po totally na makikita natin sila as tao. They are just a myth of us as a Taboli. Myth lang po siya. So, ngayon, baka may story pa ako after. Mag-greetest naman tayo na isa pang pagsasayaw ng Taboli. Also kinds of bird na ang tawag namin ay tahaw. Madal tahaw. Ang uri po ng bird na ito ay may green na kulay. May para siyang red. And itim po siya most sa kanyang katawan. So, isa siya ngayong magsasayaw ng sayaw tahaw, ng madal tahaw. Madal tahaw by Glory Lynn Yatan. Sandami, Tapuy Holon. So yun po mga kababayan, at nasaksihan nyo po yung
nagtatanghal na po ng ating kababaihang mga Tibula tribes dito sa Municipality of Tibuli, South Cotabato, sa parte ng Mindanao. So napakaganda po ng kanilang kultura. So halos meron pong mga kwento ang bawat tribo. So thank you so much po sa panunood at sa mga nag-subscribe sa aking YouTube channel. Thank you so much at sa mga nanonood at sa mga suporta ng PB team. Thank you so much. Medyo madilim na talaga. Ayan. At ngayon ay magpapahinga na rin kami. At bukas ay uuwi. Tapos maghahanap po kami ng area kung saan kami mapadpad dito sa parte ng Cotabato. South Cotabato. So God bless po. Bye-bye.